Hi teachers, CRAN number 4 na po tayo, Personal Growth and Professional Development. Sa atin pong Objective 12, Build Relationships with Parents or Guardians and the Wider School Community to Facilitate Involvement in Educative Process. Dito po sa MOBs natin, sa ating Objective 12, is napakadami po nating options na pwedeng gamitin. Pwede po yung ating proof of participation in any activity with our parents. Pwede rin po yung receipt from monitoring during distribution of learning materials. Or pwede rin yung ating mga PTA meetings, home visitation. Ano pa ba? Pwede rin po yung ating mga ACR, minutes of the meeting, or kung wala naman po kayong advisory class, any form of communication to parents or stakeholders. Ayan, pwede po yung notice of meeting, screenshots of chat or text or message. Basta, kailangan involve po si parents or si guardian. Ang kinakailangan pong MOBs dito ay apat all throughout the quarter. Pwede naman pong iba-iba. Sample. Ito po ay remedial test with communication or written communication to the parents na nakalagay kung ano yung score ng kanilang anak. Ganon din po, dapat nakalagay din dito kung ano yung magiging score nila in the future. Diba? Kanyari, na-checkan ko na yung remedial test. Ibabalik ko na yun, kailangan pirmahan po yun ni parents. Pwede pong isa yan. Communication pa rin po yan. Written communications. Wala po kasi akong advisory class. Kaya ito po yung mga means na nilalagay ko. Another, for second quarter, screenshots. Yung message naman with parents. Patungkol po sa kanilang mga anak. Another, nagkaroon po kami ng parent orientations. Together with our parents, guardians, stakeholders, and also with students. May ACR po ito. Picture lang iniligay ko dito as sample. Then, kung sa fourth quarter, tingin nyo nagawa nyo lahat, ilagay nyo po. Okay? Pero syempre, ang pinakamadali po dito, or ang lagi talaga pong may ganito ay ang ating mga advisors. Pero kung tayo po, nagpupunta naman tayo during their PTA meetings, pwede rin po yun. Pwede tayong humingi ng mga ECR nila at mailagay din po dito sa ating MOBs. Kung tayo naman po ay nakaka-attend. Next is Objective 13, participated in professional networks to share knowledge to enhance practices. Ayan, ito naman po ay patungkol sa ating mga teachers. So, certificate of completion in any course or training. Okay, first, certification of participation in a webinar, retooling, upskilling, or any webinar and training na na-attendan nyo po, basta meron po kayong certificate of participation. Then, pwede rin po ang ating certificate of recognition. Bakit nag-talk kayo sa mga schools, nag-speaker, nag-conduct ng training, basta meron po kayong proof of participation, pwede po yan, or proof of recognition. Another, any proof of participation to a benchmarking activity. Proof of participation in school lock session, pwede pong online, pwede rin pong face-to-face, and also others. So, aside po sa ating certificates, kailangan din po ito ng annotations. So, ayan po, may kita po yon sa efficiency ng ating RPMS. Ito po yung sample na annotation. May name, position, then kung ano yung event, and also screenshots ng event, pwede nyo rin po ilagay dito yung certificates at yung annotations po noon. Kailangan ito po ay nagawa sa four quarters. First, second, third, at fourth. Para makompleto po ang ating MOBs. Then para sa ating objective number 14, develop a personal improvement plan based on reflection of one's practice and ongoing professional learning. So, ang MOBs po na kinakailangan natin dito is number one, certification from ICT coordinator or school head or focal person in charge with our ESAT, diba? Gumagawa po tayo ng ating ESAT yearly.
Ganon din po, kailangan din natin ang ating IPCR-FDP mid-year review form at updated IPCR-FDP from phase 2. So, ito po. Sa ngayon, ang sample lang na may meron ako dito ay ang ating certificate of completion or confirmation galing po sa ating ICT coordinator. Isama na po agad natin yung ating plus factor kasi nag-iisa lang naman po ito. Ang ating pong objective 15, perform various related works or activities that contribute to teaching and learning process. So any one proof of the following, ayan, napakadami po natin pwedeng pagpilian dito. Committee involvement, involvement as module or learning material writer or validator, involvement as resource speaker, diba? So, pwede rin po ang book or journal authorship, participation in demo teaching, marami po kayong pwedeng pagpilian na MOVs dito. At ganun din po, katulad dun sa unang nating objectives, kinakailangan din po ito ng annotations. So, bukod po sa ating certification or screenshot, much better po kung meron tayong annotations para sa mga MOVs na to. First, second, third, and fourth quarter. At ayan po ang bumubuo sa ating RPMS 2023 to 2024. Thank you so much for watching!